Cheers. The aftermath of preparation. Good food, good mood, but in circulation. One step at a time, yeah, that's how you do. So what is up mga detective? Lately naalala ko yung mga food trips namin nung high school kami after dismissal. Kaya ngayon bumalik ako dito sa Alex Lugawan para sa nostalgia. At dito kakain tayo. Samahan niyo ako. Tatakawin ko na naman kayo. Let's go! Itong Alex Lugawan ay institusyon na dito sa Pasig at located ito sa 45 MH Del Pilar Street dito sa barangay ng San Nicolas. Mga tatlong tumbling lang ito from our school. Naalala ko, paborito namin kumain ng lugaw dito ng mga schoolmates ko. At ngayon marami na silang pagkain na ino-offer bukod dito. And you can pause it here to check it out. Siyempre, dahil Alex Lugawan to, umorder ako ng lugaw at nakita niyo naman yung ibang food kanina. Hold on tight at huwag muna kayo mag-transform sa pagiging isang keyboard warrior kasi nasa second half of this video pa yung mga yun. Again, back to the lugaw tayo for nostalgia's sake. Itong lugaw nila, sobrang straightforward. Walang arte, garnish lang ng fried garlic, itlog at laman lang. Yung tipong malamig or you're craving or nakainom ka lang, ganito yung hahanapin mong lugaw. Pero para sa akin, ay memory ng high school life ko ito. Marami kasing memories dito pero hindi ko nasasabihin dito sa vlog. At mas importante itong kakainin ko. Umorder din pala ako ng tokwa't baboy at lumpiang toge. At syempre hindi pwedeng mawala itong calamansi at chili garlic oil sa lugaw. Dami kong daldal. Tikman na natin to. At based dito sa reaction ko ay makikita na okay ako dito. Gusto ko to at wala pang kahit ano to. Ngayon lagyan na natin ng chili garlic oil para magkaroon naman ng kick ng anghang. Sobrang gusto ko na may spicy something kapag may sabaw yung kinakain ko kaya swak ito. Dito naman tayo sa tokwa't baboy nila na sobrang simple lang. At tikman muna natin to nang hindi panahaluan ng lugaw. Malambot yung pork nito at in harmony siya dito sa tokwa. Tapos yung suka toyo mixture nila ay nasa sweeter side. Yes, matamis ito. Ngayon oras na para mag-reunion sila ng lugaw sa bibig ko. Matagal-tagal na rin. Parang dalawang dekada na nung huli ko natikman ito. 2001 pa yung last na kain ko dito bago kami gumraduate ng high school. At tokwa pa lang ang pinapartner ko sa lugaw nun. Ngayon may panggastos na ako ay tokwa't baboy na. Mali, napaghalitan yung edad. Anyways, yung sweet vinegar ng tokwa't baboy pairs well with their lugaw. Next naman natitikman ko itong lumpiang toge nila na nirecommend sa akin ng kaibigan ko na si Nigel na nagustuhan ito. Sa mga keyboard warriors dyan, kinamay ko yan kasi naghugas naman ako. Uunahan ko na kayo bago pa kayo mag-type. Love and peace lang tayo guys. Ay nako, balik na nga tayo dito sa lumpiang. Dami ko na naman daldal. And yes, tama sinabi ni Nigel na malutong to at masarap. At yung sweet vinegar mixture ng tokwa't baboy kanina, ito din yung sauce dito. Kaya for sure panalo to, swak pak sa lugaw. No brainer na. One eternity later. Bumalik ako dito at this time kasama ko na si Leslie para tikman naman yung mga sizzling rice meals nila. At dahil hindi ko din nakunan yung lugaw station nila nung nakaraan, ayan, pakita ko muna sa inyo. Tatlong sizzling rice meals pala yung order namin at inabutan ko niluluto ni Kuya itong tibo na hiwa-hiwa na at yung sisig. Mm-hmm.
Sarap to. Sarap. Mainit nga lang. Cheers. Kailangan mo kanin. Ang sarap. In fairness, masarap itong T-bone nila. Beefing beefy, hindi nawala sa pagkakaluto. At yung gravy nila, panalo din. Nagustuhan nila si at nagustuhan ko din. And take note, malambot ito, hindi makunat. Recently kasi, mayroon kami sizzling T-bone din na kinain na sobrang kunat. Ito yung T-bone. Medyo matitas ha. Yes? Oo, medyo. Ewan ko lang ha. Ang hirap. Medyo may katigasan nga lang siya. Oo, matigas nga. Moving forward, dito naman tayo sa tapsilog nila. Yung tapsilog nila, hindi ordinaryo kasi meron tong gravy. Anong tapa? Tapa lang din. Tapa. Okay din. Yun ang makita ng tapa na masabaw. Para kasing sabaw na yung gravy nila kasi marami. At kung casual foodie ka, ay hindi normal sa'yo yung mag-gravy yung tapa o yung mismong buong tapsilog. Pero ako nakakain na kasi ako ng merong ganito. Silog all in. In all honesty, hindi ako fan nito. Nalasaan ko naman yung tapa nila and okay naman yung lasa kaso nako-compromise nga dun sa dagdag na alat na binibigay ng gravy. Last but not the least, titikman ko na tong sisiglog nila. Sisig na, ma'am. Sarap. Love it. Tingnan nga natin. Ako naman. My turn. Tingnan na natin. Sisig lang. Tapang toyo ko. Natin mo okay na siya. Sisig. Sarap yung may sunog-sunog, no? May Maillard effect. Ayun, sumahan natin ng kanin. Ayun, no? May mga ano pa, oh. Mga sunog-sunog, yung tusta. Hindi naman sarap dyan, eh. Hindi siya standout, pero okay na siya. Sa dinami-dami namin sisig na natikman, kaya ako ito nakukumpara. Pero pagdating sa presyo niya, sulit na sulit ito. Good deal. So I'll end it here. So that's it for this food trip. See you later. Kira kids. Babayoo!